sa taong numidimot, awa mo'y iulog, Panginoon, napasamin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot, sa taong numinimot, awa mo'y iulog. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakatagal pagdating sa araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling makakalapit ang loob, magkakalapit ang loob ng mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob siya iyaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig siya'y umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan, sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Harit batong panunungkang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kaniya, gaya ng kaniyang ama. Ngunit sinabi ng kaniyang ina, hindi, Juan ang ipangalan sa kaniya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kaniyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kaniyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hodeya ang mga bagay na ito. Pinakaiisip ito ng lahat ng nakaalam at kanilang tanong. Magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsilang kay San Juan Bautista. Siya po ay hinirang ng Diyos upang ihanda ang daraanan ni Jesus Nazareno. Ang kaniyang pagsilang ay isang mabisang tanda na tutuparin ng Diyos ang lahat ng kaniyang pangako. Kaya nga kung inyong mapapansin, kailanman ang Diyos ay mabuti. Kailanman ang Diyos tapat sa kaniyang mga sinabi at tapat sa lahat ng kaniyang pangako. Ibinigay ng Diyos ang kaniyang sarili sa pamamagitan ni Jesus Nazareno upang ipadama sa atin ang kaniyang awa, ang kaniyang paglingap at ang kaniyang pagmamahal. Narinig po natin sa unang pagbasa ayon kay Propeta Malakias na ipapadala ng Diyos Ama ang kaniyang sugo upang ibabalita sa tao ang pagdating ng kaniyang mga sugo. Kaya isa sa mga sugo ng Panginoon, walang iba kung hindi si San Juan Bautista. At narinig po natin noong mga nakaraang araw ang ebanghelyo tungkol sa paglilihi kay San Juan Bautista nung ibinalita sa kaniyang ama na si Zacarias. Subalit alam po ninyo, hindi nag-agad naniwala si Zacarias. Nagduda siya na ito ay magaganap, kaya't napakarami niyang mga tanong. Hindi niya lubos na maisip na ang kaniyang asawa na si Elizabeth, isang matanda na at isang baog pa, ay maaaring magkaanak. Subalit, kung ano ang imposible sa tao, posible sa ating Panginoon. Kaya nga sa pagsilang ng anak ni Elizabeth, ang pangalan na ibinigay dito ay hindi Zacarias na batay sa kaniyang ama, kung hindi Juan, ayon na rin sa bilin ng anghel. At alam po ninyo, sa wikang Hebreo, ang pangalang Juan ay Yohanan, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Tunay ngang ang Diyos ay mapagpala. Sa napakahabang panahon, si Zacarias at Elizabeth ay naghihintay ng anak, ngunit walang dumating. Sa punto na hindi nila inaasahan, sa kagitna ng kanilang katandaan, dumating ang pagpapala mula sa Diyos. Dahil ang Diyos tapat sa kaniyang pangako. Alam po ninyo, minsan, kagaya din tayo ni Zacarias, na napakadaming tanong sa buhay, napakadaming pagdududa, at napakadaming pag-aalinlangan. Minsan, kagaya tayo ni Zacarias, nawawalan agad ng gana kapag hindi sumasang-ayon ang takbo ng panahon sa ating mga kagustuhan. Minsan, naiinip agad tayo at gusto natin sagutin agad ng Diyos, agad-agad ang ating mga panalangin. Sa kawalan ng ating pananampalataya, mabilis tayong sumuko sa mga hamon ng buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway lagi nating tatandaan na kahit ilang beses hindi tayo maging tapat sa ating panalangin, sa ating pananampalataya at paglilingkod, ang Diyos mananatiling tapat.
Kahit ilang beses na tayo ay magtampo sa Diyos dahil hindi niya agad dinidig ng oo ang ating mga panalangin, ang Diyos mananatiling umuunawa sa atin. Kahit ilang beses na tayo ay magpakalayo dahil sa sama ng loob, ang Diyos patuloy na maghihintay sa ating pagbabalik. Handa ang Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sapagkat mahal niya tayo. Mula sa kawalang pananampalataya, pagmasdan ninyo, si Zacarias nagkaroon ng ibayong pananampalataya sapagkat tapat ang Diyos. Hindi dahil tapat siya, hindi dahil mabuti si Zacarias, kung hindi mabuti ang Diyos. Mga kapatid kay Kristo, ilang tulog na lang, sasalubungin na natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Jesus Nazareno. Naway isa puso, isa isip natin na ang tunay na puso ng Pasko ay hindi tungkol sa ating mga sarili. Ang puso ng Pasko ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Bagamat tayo hindi karapat-dapat sa Kanya, patuloy niya tayong kinukupkop, niyayakap niya tayo, at patuloy niya tayong inuunawa sa ating pagkainip at sa ating pagkamakasarili. Sana'y huwag nating sayangin ang napakaraming pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pagkakataong manahan, dubalaw at maghari sa ating mga puso. Ihanda natin ang ating sarili. Paparating na si Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag na Zacarias na Juan ang kaniyang anak na ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Idalangin natin, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at ang mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit, manalangin tayo.
Panginoon, maging bukas-palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoong Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni San Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kaniyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Panginoon, aming andog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na nanamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo
ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupting mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Panginoon, sa pagbalik mo, kaming iyong bayan ay daratnan mo. May pananalig tapat sa'yo, sinisikap sundin ng loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Bibili po ito sa ating Parish Finance Office.
ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo po ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.